Hello po, Dr. Mata po. Pag-usapan natin itong heat stroke, no? Dahil delikado po ito at saka pwede talagang mamatay sa heat stroke, no? Sa init lang ng panahon, pwede po mamatay ang isang tao. Actually, ang pinaka-prone nito, no, ay yung mga senior citizens dahil po yung kanilang body ay mas mabagal ng mag-adapt, no? Anong isabihin ng adapt? Kasi po pag tayo ay na-dehydrate, no? Kasi po sa init ng araw natutuyo tayo, eh, no? Natutuyo ang dahon, eh. So pag tayo ay natutuyo, yung ating bilis ng ating dugo ay babagal yan dahil nga kailangan natin ng tubig sa mix ng dugo natin para mas mabilis po yung daloy. Siyempre pag tayo ay na-dehydrate dahil gawa ng init ng panahon, babagal yan at siyempre yung utak natin kailangan ng blood supply yon, eh siyempre yung utak natin nasa itaas, eh. So kailangan ng pressure, eh kung wala nga na nga masyadong tubig, mahina yung pressure, no, hindi na masyado nakakaabot sa utak. So ang adaptation diyan dapat yung puso mo ay bibilis ng pitik para ay ma-push yung dugo mo, no. So ngayon kung senior citizen ka na, yung puso mo medyo ano na, no, medyo pagod na yung puso mo, or may diferensya na rin, siyempre yung pressure na ganyan para maumpina-jogging yung tao na ng 42K na walang training dahil ano yun, eh, na-dehydrate talaga, eh. So ang mga signs ng mga heat stroke, no, yung mga simulang signs ng heat stroke, medyo magiging ano, no, maging mahiluhin, no, kunyari nasa init ka ng panahon tapos para kang nahihilo, ay kabahang ka, baka papunta kang heat stroke. So tapos lalo na may combination pa siya ng sakit ng ulo, so nahihilo ka na, sakit pang ulo mo, tapos uhaw na uhaw ka. So siyempre yun yung ano, eh, compensation ng katawan mo, nagdidemand na ng fluids. So dapat sundin mo yung gusto ng katawan mo na uminom ka ng tubig dahil ibig sabihin potential ka pong ma-heat stroke. So ang una, mamumutla ka, so change color mo, change ka ng itsura, ng mamumutla. Pero pag yun ang tinatawag na simula na ng heat exhaustion. Pag papunta pong heat stroke, mamumula ka na niyan, no, mamumula na. Tapos pagka paluba ng paluba, masusuka na, no? Tapos hanggang sa hindi ka na makatayo, makukulaps ka. And then pwede pong yun na delikado ka na, pwede kang mabawian ng buhay dahil sa ganon. So kailangan hindi natin maabot yung talagang mawalan ka na ng malay. Dapat sundin mo kaagad anong sabi ng katawan mo. So anong unang gawin? Number one, pumunta kaagad sa lilim. Kung pwede may air condition, punta sa air condition. Humingi ng tubig and umupo, magpahinga, no, para po ay bumalik yung energy at saka malayo ka sa init. Ngayon, kung may nakita po kayong parang na heat stroke dahil alam nyo mainit naman ang panahon, buhatin nyo, dalhin sa isang malamig na lugar or malilim. Kung gising pa at hindi pa siya nakulap, siyempre painumin ng tubig at malamig. Tapos ice, lagyan nyo ang ulo, lagyan nyo sa may kilikili or sa may singit. Bakit? Dahil doon po ang blood na mas malapit, no, sa skin. So para malamigan yung dugo, mawala yung super init at mabalikan, and of course hydration. But of course, kung nakulaps na, hindi mo mapainom ng tubig ang taong nakulaps, emergency situation po talaga yan, no? So kailangan na suero, dextrose, oxygen, and of course, yun pa rin. So ang makaya nyo lang gawin pag nakulaps na yung isang tao is siyempre, kargahin nyo pa rin sa isang lugar na malilim or malamig. Hindi pwedeng painumin ng taong nakulaps kasi baka mabulunan pa, at saka magtawag ng ambulance or kung may sasakyan, dalhin kaagad sa malapit na hospital kasi kailangan niyan po ay dextrose kasi dehydrated na po ang katawan, oxygen po para yung kanyang hangin ay mahabol pa rin kasi ano na po yan, konti na lang hangin sa katawan yan,
and emergency situation po yan. And prevention, avoid po ng soft drinks. Hindi po kailangan ng soft drinks, mas mabuti po tubig, no? Yan po ang ating dapat dalhin, tubig-tubig talaga. Meron tayong baong tubig anywhere, no? Yun po. Huwag masyadong magkape, no? Dahil hindi din po advisable pagka summer na parating nagkakape, mas madali po tayong ano niyan, ma-dehydrate and pwede pong ma-heat stroke dahil bibilis din yung pitik ng ano mo, puso mo. Isa ring sign din pala ng malapit ka na ma-heat stroke, hindi ko na mention kanina, yung bibilis yung pulso, no? So pag nag-combine na yung dizziness, headache, uhaw na uhaw, mabilis yung pulso, mabilis yung pitik ng puso, ay delikado na po yan. So go somewhere na malilim, may hangin, drink lots of water, huwag antayin po yung maging severe or makulaps. Okay? So again, baon ng tubig kahit saan tayo ngayon, and kalo pwede po, shades, no? Shades, kalo, kahit sombrero, payong, importante po yan. At huwag basta-basta pumila pag maiinit na lugar, delikado po. Unless na kumpleto po kayo, may tubig na kayo, meron pa kayong sombrero, meron pa kayong payong, okay po yun. And of course, observe social distancing. Dahil the more na masikip ang lugar, mas pwede po kayong mainitan dahil wala ng hangin, no? At saka masupukit na po sa congestion. Of course, virus din, kasali na din doon. Okay, so I hope may na-share ako. Pakishare na lang din po para sa iba, especially ngayon dahil summer, kailangan alam natin po ito. Magandang araw po. Thank you.